Hello student, ako nga pala si Coach Zeke. I'm a musician, recording artist, and music teacher. For today, ang video na to is ginawa ko para sa estudyante ko na si Nai. So, patulad ng pinag-aralan namin last meeting namin sa online class, online music class. So, gusto ko lang siyang bigyan ng exercises. So, ngayon, pabilis lang, gusto ko lang ipaliwanag kung saan nga ba ang tamang paggamit ng pagkanta. Apat kasi yan, four types. Meron tayong diaphragm, meron tayong chest, meron tayong head tone, meron tayong throat. Huwag tayong maniwala sa iba na sinasabi ng iba, kailangan pag kumanta ka, diaphragm. Kailangan dito nanggagaling ang boses mo. Hindi. Hindi naman pwede dito manggaling ang boses natin. Yan. Para kay Eunice ha, para sa student ko, na si Eunice, hindi naman pwede Eunice dito manggaling ang boses natin. So, eto lang yung sumusuporta kasi dito ko nag-iipon ng hangin eh. Ito yung susuporta para makahit ka ng matataas na notes. So ito yung nagpapakapal. Ang chest ang nagpapakapal. Yung chest tone natin. Kasi dito tayo humuhugot ng bass. Katulad ng ha. So meron yung chest. So kapag bibirit ka na, pipiga ka. Pupush ka talaga para ka nagbuhat ng mabigat. So, dito pa rin ang gagaling ang voice. Kasi nandito yung vocal cord natin eh. Kaso nga lang, ang tamang paggamit kasi, huwag dito ang tension lahat. Hindi pwedeng dito yung tension lahat kasi masakit sa lalamunan yan. May tendency yung pipiyo ka. Kapag sobrang taas na naman ng hihit mong notes, head tone na yung gagana. So, mabilis lang na paliwanag yon. Apat, four types. So, meron tayong head tone, meron tayong throat, meron tayong chest, meron tayong diaphragm. Ito si diaphragm, si chest, si head tone, ang tumutulong para ma-hit mo yung matataas na notes. Dito ka kumukuha ng hugot, pero hindi dito nang gagaling ang boses. Mali yung sinasabi na kailangan ng boses mo nang gagaling sa diaphragm, sa chest, sa ano. No, kasi nandito yung vocal cord natin eh. So, yun lang. So, nice, ganito yung gagawin mo kapag mag-warm up ka bago ka mag-vocalization, warm up muna. So, first warm up mo is Z. Z sound. Kailangan nagbabibrate itong mukha mo. Konti may nararamdaman kang vibrate dyan. Nagbabibrate dapat yan. So, hihinga ka ng malalim. Ang tamang paghinga, which is, hindi yung aangat ang balikat. Relax lang ang balikat. Relax. Baba. Hinga. Ito yung lalaki. Yung diaphragm. Yung tummy. Kasi ito yung magtutulak every time nang kakanta ka. Yan yung magbibigay ng tulak. Ng push sa pagkanta para ma-hit mo yung mga gusto mong note. Okay? Gusto mong tono. So ngayon, ang gagawin nating exercises, ang gagawin nating warm-up, which is ganito. Z sound. Hinga ng malalim. Mararamdaman mo, nagbabibrate yung mukha mo. At the same time yung chest mo, may konti kang vibrate na nararamdaman. So, inhale, malalim, pero yung balikat, relax lang. 10 seconds kang gagawin yon. 10 seconds mong gagawin yung Z sound. So, zzz, gaganon ka. So, ang bibig mo, nakakatulong kasi yan para makapagpabuka ng vocal cord mo. And at the same time, syempre pagkagising mo kasi, diba, medyo tulog pa yung boses mo. So, kapag kumanta ka ng biglaan, parang nagsishake yung boses mo. That's why hindi tayo nag-warm up. Okay? Kahit ako, nararanasan ko yan eh. Kahit sino magaling na singer, nararanasan yan. So, kailangan talaga, unang-una, practice and warm up. So, eto naman, after nung Z sound,
kailangan mo ring mag... So, uumpisa ka na mababa. Hinga na malalim, katulad ng ginawa ko kanina. So... Pataas ang pataas yung tono mo. Nagbabibrate yung vocal cord mo. Ginigising niya yung vocal cord mo niyan. So, may dalawang types yan eh. Yung isa, falseto. Kailangan mong gawin yan. Diba yung last meeting natin, sinabi mo sa akin, Coach, hindi ko pa kaya yung ganun eh. Pero sabi ko, dapat matutunan mo yun. Kasi madali lang, para ka lang naman nagpapaano, naglalaro ng tubig. Diba? And pangatlong warm up, ito yung pangatlong warm up, is, yun na yung, So, yung boses ko, hindi ko ginagaya sa boses mo kasi babae ka eh. So, yung range ng boses mo, mas mataas kaysa sa range ng lalaki kasi babae ka. So, ngayon, kasi ako, tenor ako eh. Ikaw, nakikita ko sa'yo, kaya mong mag-hit ng soprano, kaya mong mag-hit ng alto. Pero, for now, dun muna tayo sa mga basic. Hindi muna tayo lilipad or a-advance agad ng lesson kasi mas mahihirapan ka. So ngayon, yun yung madalas na dapat mong gawin and bago mo pagpraktisan yung kanta. And kailangan mo ring mag-workout ng konti. Lakad-lakad, mapawisan ng konti. Then after nun, maligo, ganyan. Kasi naka-end dapat nasa tamang tulog. Which is kahit maka 8 hours ka natulog para yung boses mo, kondisyon na kondisyon. So, number one warm up natin is Z sound. Ulitin ko ah, ito muna. Z sound, for basic lang muna. Para sa mga beginners and para sa nagsisimula din, sa mga basic muna ang ano, gustong matutunan. So, ito yan. Promise, napakalaking tulong nito sa ating ano, sa ating pagkanta. And pangalawa, so yun yung pangalawa. Meron pang mga warm up, mas marami pang warm up na ituturo ko sa'yo, pero for now yun muna. Ang pangatlo, ito. Yung Z sound, kailangan mga 10 seconds to 15 seconds kung hanggang kailan ang kaya mo. Yung isa naman, yung parang motor na sound, ganun din. So ulit-ulitin mo yun hanggang sa na-feel mo na parang pag kumanta ka na, then magpapahinga ka, syempre after nun. Inom ng tubig, pahinga. So ito. Ito yung pangatlo ha. So, kukunin ko lang sa boses ko kasi hindi naman ako pwede magboses babae. So, kailangan hindi ka magpa-flat ng tono, hindi ka magsha-sharp. Kailangan tamang-tama yung pag-vocal warm-up mo. Okay? Ha-h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 a
May headtone ng kasama yan. Ha! Throat, headtone. Ha! Ha! Chest and diaphragm. Ha! Sa C. Headtone na yan. Okay? Nagets mo yon? So, first warm up mo, Z sound. Zzz. Pero wag mong kakalimutan yung paghinga. So, sa second warm up mo is yung parang motor na sound. Pwede rin yung ganyan. Pangatlong warm up mo, ito na, yung vocalization. So ngayon, sa next meeting natin, mas ituturo ko sa'yo para mas maintindihan mo. Kasi konti lang ang oras natin sa pagbivideo eh. So sinesend ko lang ito sa'yo, diba? At sa mga iba ding student dyan na gusto magpaturo, sa mga iba ko pang students, yan, ito yung video din para sa inyo. So, kailangan lang, always practice. Yun lang talaga ang pinaka-importante. Practice, practice, practice. Wala nang iba. Okay? So, kagaya ng napag-aralan natin nung last meeting natin, huwag mong kalimutan yon yung assignment ko sa'yo. And siguro, for now, ito lang muna. At sa susunod na meeting natin, dagdagan pa natin ng exercises at warm-up. Okay? Maraming salamat, Nay. Sana naiintindihan mo at marami ka natutunan. At kung hindi man, may confused ka man, magtanong ka lang sa akin, mag-chat ka lang sa akin. Okay? At sa mga iba kong student dyan, magtanong lang sa akin. Maraming salamat. Bye-bye!